Pero alam nyo kung ano talagang problema dito? Yun ay yung namulat tayo ng edukasyon ay ang sistema ng mundo. Na ang edukasyon lamang ang basihan ng talino ng isang tao. Kasi kung ako tatanungin nyo, walang alinlangan, mas pipiliin kong iboto yung isang taong walang sapat na pinag-aralan kesa sa isang senador na matalino, nagtyaga para lang makuha yung isang degree, para lang maging isang magaling na magnanakaw. Before we drop this, no, I just wanted to ask you, sa mga debate ngayon, tinatanong, palagay niyo ba kailangan ng college degree para sa isang senador? College degree para sa isang pangulo? Sang-ayon ka ba doon, Manny? Okay, wala naman ako nakikita ang mali doon so far. Nagtatanong lang siya ng question. Next. Sa akin is, sang-ayon naman ako doon. At walang... Pero kung ganun, baka hindi... Eh, walang ganun. Walang bastusan. Patapusin mo muna yung tao. Walang... Pero kung ganun, baka hindi ka na mag-qualify. Hindi, na... Alam niyo, naisip ko yung talagang nasa isip ni Manny na hindi niya nasabi sa interview to. Yes, agree ako doon. Kasi kung gusto mo maging senator, kailangan meron kang malalim na knowledge about sa bansa natin. Alam mo yung economy, kabisado mo yung mga batas, at syempre yung alam mo rin yung kung anong batas ba yung kailangan ng bansang Pilipinas. Syempre, mas mauunawaan natin to kung meron tayong degree. Pero hindi rin eh. Actually, kahit wala ka pang degree, kung willing ka talaga, kung mag-i-invest ka talaga ng enough time sa pagbabasa, malalaman mo kung ano talaga yung kailangan ng bansang Pilipinas. Kasi may dyaryo naman, may TV naman, may internet naman. Pero alam nyo kung ano talagang problema dito? Yun ay yung namulat tayo ng edukasyon ay ang sistema ng mundo. Na ang edukasyon lamang ang basihan ng talino ng isang tao. Wala kang degree, hindi ka qualified sa ganitong klaseng trabaho. Wala kang degree, mahina yung utak mo. Wala kang degree, mababa kang klaseng tao. Huwag nating kalimutan na dapat puso ang pinakabasihan dito at hindi lang degree. Kasi kung ako tatanungin nyo, walang alinlangan, mas pipiliin kong iboto yung isang taong walang sapat na pinag-aralan kesa sa isang senador na matalino, nagtyaga para lang makuha yung isang degree, para lang maging isang magaling na magnanakaw. Pero kung ganun, baka hindi ka na mag-qualify. Hindi, nag-aaral naman ako. De, college degree eh. Yes, nag-aaral ako. May degree ka na? Malapit na. Aba? Okay, teka lang, bago na. So, are you finishing? May kita talaga natin sa video na to na si karendavila ang example ng isang taong mataas ang pinag-aralan, pero walang manners. Kung mapapansin nyo, 2 times na niyang in-interrupt si Manny, hindi niya man lang pinapatapos talaga magsalita. At pilit niya talagang pinangangalandakan sa mukha ni Manny na wala nga siyang degree. College degree eh. Yes, nag-aaral ako. May degree ka na? Malapit na. Aba? Okay, teka lang, bago na. So, are you finishing your college degree? Yes, nag-aaral ako. Alam niyo, hindi pinahiya ni Karen si Manny sa video na to. Ang pinahiya niya dito, yung sarili niya. Hindi ko alam kung may pagkabobo ba tong si Karen or nangaasar lang. Kasi sabi ni Manny, nag-aaral daw siya. Tapos tatanungin ba naman, may degree ka na? 3 times niya pang tinanong. Eh, malamang nag-aaral. Eh, di malamang wala pa. Sabi ka ba na? Karen, how dare you humiliate a person who is much, 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 much more better than you? How dare you humiliate a person who is much, 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 much more successful than you? Hindi lang sa pananalita eh, pati sa mukha niya. May kita niya talaga sa mukha niya na ano eh, na mukha na siyang 70 years old. Pati sa mukha niya, may kita niya talaga kung gano'ng kaliit yung tingin niya kay Manny. Pati yung uso niya gumagalaw-galaw pa. May degree ka. Eh, degree nga eh. Sasampalin na kita. Isa pa. In your college degree? Yes, nag-aaral ako. Saan? Sa... Secret ba to? Yes. Pigilan niyo ako, pigilan niyo ako. Ikaw, Karen, kung bilyonaryo ka, kung sikat ka buong mundo, ipagsasabi mo ba sa TV kung saan ka nag-aaral? Hindi ka kasi billionaire, kaya hindi mo alam yung secret dapat yun. Okay, but can you share it? So you are working on the side to gain a... Kailangan lang kasi, the most important thing is... Alam mo yung sitwasyon ng problema ng bansa natin. Oo. Pero teka lang, tinatapos mo ba ang college degree ngayon o hindi? Tinatapos. Kung mapapansin nyo, 3 beses na niyang in-interrupt na naman si Manny. Alam mo kasi Karen, tumigil ka na. Huwag mo na ipagmalaki sa amin yung degree mo. Kasi after nitong ginawa mong video, tapos na ang karera mo. Alam niyo, nafe-feel ko kung gaano ka uncomfortable yung Manny sa video na to. Pero wala siyang sinabi ni isang masamang salita. Napaka-humble talaga ni Manny. Alam niyo, totoo yung nakalagay sa Bible.
Kung sino man binababa yung sarili niya, ayun yung tinataas ng Diyos. At kung sino man tinataas yung sarili niya, ayun yung binababa ng Diyos. Tinatapos mo ba ang college degree ngayon o hindi? Tinatapos. Oo. Anong eskwelahan? Eskwelahan dito lang. Kailan naman. Saan yon? Dito sa Maynila. Malaking story yun. Anong pangalan ng eskwelahan? Ibubulong ko na lang sa'yo. Talaga ng lolo nito eh, no? First of all, Karen, it's none of your business. Pangalawa, what do you mean it's a big deal kung saan man siya nag-aaral? Hello! Si Manny Pacquiao yan. Kayang-kaya niyang bayaran kahit sino pa yung pinakamagaling na teacher sa buong mundo para ay one-on-one siya. And excuse me, ah, for your information, maraming nakapagtapos lang sa pipitsugin paaralan. Pero di hamak naman na mas may utak pa kaysa sa'yo. Bulong ko na lang sa'yo. So secret ito, pero kumbaga, naghahanda ka sa ganong paraan. Oo. Naghahanda naman ako. Ako kasi ang tao na hindi kailangan pagsabihan, kundi ginagawa ko yung dapat kong gawin. Alam mo, Karen, wala man akong degree, kagaya ng pinagmamalaki mo. Nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos kasi pinalaki ako ng magulang ko na may respeto, common sense, at may pagmamahal sa kapwa. Alam mo, Karen, mas pipiliin ko na lang magkaroon ng simpleng buhay pero may respeto ko tsaka pagmamahal para sa ibang tao. Kesa naman yung mayaman nga ako, may degree ako, may maganda akong trabaho, lumalabas ako sa TV, pero wala naman akong respeto sa ibang tao tsaka pagmamahal. Alam mo kung bakit? Kasi pag namatay ako, maraming makakaalala sa akin. Kasi pag namatay ka na puro kapagmamahal at respeto, maraming makakaalala sa'yo. Kasi irespeto ka rin nila at mamahalin. Pero pag namatay ka, yung degree mo, yung posisyon mo sa trabaho mo, pwedeng-pwede kang palitan anytime eh, sa totoo lang. Ang sakit kaya mamatay na walang iiyak sa'yo, walang makakaalala sa'yo, walang makakamiss sa'yo. Kasi wala kang mga na-inspire na tao, na motivate, na tulungan, na pasaya. Alam nyo, habang pinapanood ko tong video na to, naiiyak ako para kay Manny, naaawa talaga ako sa kanya. Pero mas naaawa ako sa sarili ko. Kasi kung tutuusin si Manny, very very successful na talaga siya eh. Ang dami niyang napatunayan, marami din siyang napanalunan, di ba? Tapos namamata-mata pa pala siya ng ibang tao. E paano pa kaya tayo, di ba? Anong tingin nila sa atin? Alam niyo si Manny, isa siya sa pinaka-nakaka-bless at nakaka-inspire na tao. Alam niyo, nalaman ko lang recently na 1,000 homes pala yung pinatayo niya para sa mahihirap. Di ba super nakaka-touch yan talaga? Alam niyo, kahit hindi nakapagtapos si Manny, siya naman yung may pinakamaraming natulungan mga Pilipino sa Senado. And yung pinakanakapagpa-miss talaga sa akin about Manny is yung pagmamahal niya sa Diyos. Diba, saan ka ba naman nakakita nun kung kailan siya umaman, kung kailan siya naging successful? Dun siya napalapit kay Jesus. Kasi most celebrities, even us nga eh, pag nakuha na natin yung pinagpipray natin kay God, nakalimutan na natin siya, diba? Alam ko, maraming nakaka-relate kay Manny, and isa na rin ako dun. Kasi isa rin akong bulakbol sa school. Walang sapat na napag-aralan. Alam niyo, sobrang hirap din talaga ng pinagdadaanan namin. Kasi halos araw-araw talaga kami na-judge. Ang hirap kaya na walang nakakaintindi sa'yo. Wala masyadong naniniwala sa'yo. Pag wala ka sa school, or hindi ka masyadong magaling sa school, bobo ka, mahina yung utak mo, wala ka daw mararating, tamad ka, wala ka raw pangarap sa buhay. Ang sakit, di ba? Kaya ayoko din nagkakwento sa ibe, kasi mamaliitin ka, pagtatawanan ka. Ang hirap lang kasi talaga, kapag yung gusto mo talagang gawin sa buhay mo, yung magpapasaya talaga sa'yo, is hindi related sa school. Yung iba gusto maging sikat na basketball player or football player. Meron din naman gusto maging singer, musician, songwriter, filmmaker, director, artista. Kahit nga may talent ka sa pagpapatawa, may YouTube na, diba? Si Mr. Bean nga, Or kung ano pa man yung mga hindi ko nabanggit, mahirap bang intindihin yun? You know what? Kung gusto ko lang maging engineer, maging lawyer, maging doctor, maging dentist, maging professor, gagawin ko yung lahat eh, kahit pa 10 taon sa college, okay lang. Pero wala eh, hindi eh. Hindi ko naman sinasabi na hindi na namin kailangan mag-aral. Of course, kailangan pa rin namin. Because kakasabi ko nga lang, education is the system. Ang pinapoint out ko lang naman po dito is huwag tayong manghusga ng life decisions ng ibang tao. Kasi lahat tayo magkakaiba tayo ng
sitwasyon sa buhay. And yung pag-graduate ng college, wala naman siyang dapat na certain age eh. Like, kailangan makagraduate ka ng college na 20 years old, 21 years old. No, kasi lahat tayo, may kanya-kanya tayong timing. We have our own perfect timing, okay? And for information lamang po, merong iba't ibang klaseng uri ng intelligence sa buong mundo. Merong musical, logical, mathematical, existential, interpersonal, bodily kinesthetic, linguistic, intrapersonal, spatial, and naturalist. Ang masasabi ko lang naman, it's already 2019. Kung wala po kayong magandang masasabi, just keep it to yourself. Okay lang naman po kung negative yung nasa isip nyo, pero wag niyo na lang sabihin. Then mind your own business. Yun lang po mga beshi, sana nagustuhan nyo tong video na to, and have a great day.